Hello everyone and welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is August 9, 2021. At kung di nyo pa po nagagawa at first time nyo po sa ating channel, please click subscribe. May subscribe button tayo dyan sa baba. Sa Facebook naman po mga kaibigan, meron tayong like button dyan sa taas. Pa-click po yung like button dyan sa taas sa Facebook. Shoutout din po sa mga nasa Facebook ngayon. Oh. Also, meron din po tayong like and share button. Pa-share, paigawa na rin po yan, oh, yung like and share. At ang atin pong ano ba meron sa mga social media natin? Ay, pa-follow na rin po ako sa TikTok, no? Meron po akong TikTok. Hanapin nyo lang ako, no? Ayan, at Coach Jared po ang pangalan. Ayan, at Coach Jared, mahanap nyo po ako sa TikTok. Tayo po muna ay magsa-shoutout sa ating business partner na si Wonderfully Made. Si Wonderfully Made po ay isang online gift shop at sa pamamagitan po ni Wonderfully Made ay pwede po kayong umorder ng mga ganitong klaseng customizable gift boxes, mga ganyan po yung papadala dun sa inyong mga minamahal sa buhay. Ayan, meron pong ganyan. Tsaa, chocolates, and parang lalagyanan niya tatlo ng tsaa. Ayan, may mga pang kikay kit ng inyong mga asawa. Okay? At pwede rin kayo magpadala ng cash. Pwede kayo magpadala ng cash, mga kaibigan. Ito naman sa mga lalaki, oh, may pwede kayong padala ng ganyan. So mga kaibigan, also meron din po akong t-shirt, no? Makikita nyo po sa aking Facebook page. Meron po akong t-shirt na nakasulat Yellow Free 2022. No? It comes in black and in white. Bukas po papakita ko sa inyo ulit yung Yellow Free 2022. Nasa labahan lang. Pinalabang ko eh. Pero pwede rin po kayo umorder nun sa pamamagitan ni Wonderfully Made. At pwede nyo po makontak si Wonderfully Made sa kanyang Facebook page at wonderfullymade.ph. Okay? Message nyo lang po siya. At pwede rin po kayong umorder sa kanya sa Instagram. Hanapin nyo rin po siya, no? At wonderfullymade.ph. Ayan. So, eto na. Marami nag-iintay nitong topic na to, mga kaibigan. Marami nag-iintay nitong topic na to. Bakit? Kasi, marami din kasi nag-message sa akin nung weekend. Sabi nila, Coach, ano masasabi mo dito? May ganitong tao nagsasabi ng ganyan, ganito, ganito, ganito. Alam niyo naman ako, mga kaibigan, I try to be as civil as possible. And civil talaga tayo, mga kaibigan. So, ang gagawin natin, sasagutin natin yung mga question nyo with facts. Okay? Unang-una, merong chismis na nakarating na si BBM lamang daw ay tumatakbo para manalo sa eleksyon. Tatakbo lang daw siya kung sigurado siyang mananalo sa eleksyon. Ulitin ko lang po, na sinagot ko po ito in part last week. Ulitin ko lang po yung tanong. Kung masasagot niyo po itong tanong na ito nang walang ano, nang walang tawa sa inyong mukha, eh malamang papaniwalaan ko kayo. Ang tanong ko po ay ganito. Meron ho bang kumakandidato na ang goal niya ay matalo sa eleksyon? Ingat. Sige. Iniisip ko pa nga lang yung tanong, natatawa na ako. Meron bang politiko na tatakbo sa kahit anong eleksyon na ang goal niya ay matalo? Sige nga. Pakisagot nga yung tanong. Maski si Lenny Robredo nga, ang pangit-pangit ng mga numero, gusto manalo. Kakandidato daw siya pag siguradong mananalo siya. Natural. Lahat ng politiko ganyan. It has nothing to do with principles. Ang kagustuhan mong manalo ay walang koneksyon sa iyong prinsipyo. Magkaiba yun. Kung meron mang nagsasabi na that's one and the same, then your priorities or your definition of principles and winnability are very, very distorted. Tagalog. Kung meron nagsasabi sa inyo na ang prinsipyo at ang kagustuhang manalo ay iisa. Well, ang definition nyo ng prinsipyo at ang kagustuhang manalo ay mali. Ang bobo naman ang nagsabi, no? Kung sino naman ang nagsabi. Ang bobo talaga. Kung sino naman ang nagsabi nun. Pangalawa. Meron nagsabi sa akin. Chismis lang din naman. Okay? Na si BBM daw ay walang prinsipyo
Dahil open siya kay Isko at saka kay Manny Pacquiao. Ano daw bang klaseng prinsipyo yan? Magkakaibang prinsipyo daw yan. Ano ba yan? So pipiliin lang, trapo daw, dahil pipiliin lang daw niya kung sino yung mas makakatulong sa kanya para manalo sa eleksyon. Okay? Unang-una, kailangan po nating malaman kung totoo po ba yun. Sinabi ba talaga yun ni BBM? Okay. Ang tapos sinend sa akin to. Sinend sa akin itong video na to ng News 5. Actually, sinend sa akin itong video to ng News 5. Sabi niya, Coach, mali ka kasi si BBM, sabi sa balita, eh, pabor din daw kay Isko at saka kay, pangalan nito, kay Pacquiao. Ganyan-ganyan. Okay. Tapos sinend sa akin itong video na to ng News 5. Panoorin natin mga kaibigan para meron tayong konteksto. Alam niyo naman ako, hindi po ako nagpapakita sa inyo ng isang video lang. Kasi, pag isang video lang, o isang source lang, eh, hindi po gawain ng isang ano yun, professional na naglalahad ng katotohanan. Kailangan po talaga, maraming sources, hindi pwedeng isa lang. Panoorin po natin. Ang makatandem ni dating Senador Bongbong Marcos si Davao City Mayor Sara Duterte sa 2022. Sabi ni Marcos sa forum ng National Press Club kanina, nagigipag-usap na siya sa kampo ng mga Duterte para sa posibleng tambalan. Nag-iikot na rin daw siya para pulsuhan ang bayan. Hindi rin naman daw niya isinasantabi na makasama sina Senador Manny Pacquiao at Manila Mayor Isko Moreno. Ang tanongin naman kung kakalabanin ba niya ang Duterte tandem, ito ang sagot ni Marcos. That's the thing, because the only ones, the specific is PDP. That they are saying Go Duterte talaga ang kanilang magiging kandidato. So I don't know how firm that is because it can still, we still have some time for that to change. Until they announce or until it is clear what they intend to do, it's very hard to respond. Yun. So yun ang sabi. Sabi pa, ang sabi pa ni kung nung nag-send sa akin, sabi niya. Yan, Coach, di ba? Kita nyo naman, hindi makasagot ng derecho dun sa tanong kung lalabanan ba si Pangulong Duterte sa 2022. Yan ba ang taong may prinsipyo? Gumanon sa akin. Sabi ko, napanood mo ba yung buong interview? Sabi ko sa kanya, napanood mo ba yung buong interview dito sa taong to? Kasi mga kaibigan, tulad ng sinabi ko kanina, hindi po ako basta-basta nagbabase lang sa headlines. So halimbawa po, kung alam niyo naman, kung regular po kayo nanonood sa akin dito sa live, pag meron po ako nabasang headline, as much as possible, hinahanapan ko po yan ng dokumento. Lalo-lalo na kung yan po ay mga ruling o mga kung ano man, no, ibang resources. Bakit? Dahil hindi ka po pwedeng bumase lang sa isang headline. Dahil ang headline po, distorted yan. Ibig sabihin ng distorted, yan po ay merong paikot ng kwento. Depende sa kung anong gustong ipaikot ng editor ng kumpanya. So kung media outlet. So kung maniniwala kayo sa headline, eh medyo may kabubuhan tayo ng konti. Kasi ibig sabihin, pinipili mo maniwala sa headline, isang sentence lang na hindi mo naiintindihan yung konteksto ng pinag-uusapan. Medyo may kabubuhan tayo doon, sir. 'Yun ang sinabi ko doon sa kausap ko. Hindi pwedeng ganun. Halimbawa, nasabi sa headline, Pangulong Duterte, kakasuhan ng ICC. Tatanggapin ko lang yun, ng ganun lang, hook, line, and sinker. Eh sinabi ng Inquirer, kakasuhan daw ng ICC si Pangulong Duterte. May kasalanan talaga yan. Ano ko, tanga? Kaagatin ko yung headline na yun. Ang gagawin ko, magre-research ako. Hahanap ako ng dahilan kung bakit siya kakasuhan ng ICC. At yung mga dahilan ba niya na yun, dahilan ba na yun, ay totoo. Kasi mga kaibigan, hindi ka nga pwedeng maniwala ngayon sa sinasabi ng mga traditional media ng basta-basta na lang. Hindi ho pwedeng puro interview lang. Ngayon, pagdating kay BBM, sabihin, eh ba't kay BBM pa nagsasalita ka, puro interview lang din naman. Ganto kasi yan mga kaibigan. Nagdeklara na ba yung mama? Hindi pa. May gusto ba ako na siya maging pangulo? Siyempre gusto ko siya maging pangulo. Loyalista ako eh.
Yung lista ako eh. So gusto ko siyang maging pangulo, pero nag-aabang din ako. Kaya po hanggang ngayon, mga kaibigan, magtatanong po kayo na nakikita niyo po sa aking live, Coach, ba't hindi mo pa pinopromote si BBM? Ganyan, 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 ganyan. Mga kaibigan, gagawin ko po yan pag sigurado na po ako sa posisyon na tatakbuhan ni Pangulong Duterte. Ni BBM. Kung sigurado na ako. Hindi pa ako sigurado eh. Diba? Alam nga naman, ikampanya ko sa pagka-presidente, pero tatakbuhan pala niya, senador. Hindi, sino nagmukhang tanga? Di ako. Napahiya lang ako. Nakakahiya yun. Ayoko nun. Yeah. Pero mga kaibigan, so balikan natin. Sinabi po sa headline ng News 5, bukas daw si BBM kay Isko at saka kay Manny Pacquiao. Painggan po natin kung sinabi talaga niya yan doon sa interview ng National Press Club. Okay, painggan natin. Tapos kung nanonood yung mama dito na kausap ko, kung nanonood ka, painggan mo to para hindi pa ulit-ulit. Nakakapagod magpaulit-ulit eh. Mm. Senador Bong, Marcos Pacquiao Marcos, okay ba sa'yo? Ha? Pag-usapan natin. Bakit hindi? Mindanao, tsaka ano yan. Tandit, tsaka nabanggit mo, Senator, eh, halos lahat yata ng kombinasyon na nabanggit na sa'yo. Yeah, no? So, yung bang Marcos Moreno Marcos, nakarating ba sa'yo? Nakarating nung ba sa'yo yan? Well, si Mayor Isko, kaibigan na kaibigan ko, matagal na. Lahat ng tao na kaibigan ko rin. So, siyempre, kahit papano, we run into each other, nag-uusap kami. Nagpapalakpakan yung mga tao pag sa Marcos Pacquiao. Again, all of those combinations have been proposed. Kaya, ganun talaga, pag-usapan natin. Kung maganda bang maging resulta ng usapan natin, bakit hindi? Ay, so sinabi nga ni BBM sa interview. Sinabi nga. Sinabi niya, open daw. Pero mga kaibigan, ang problema kasi dyan, ito naman. 55 seconds lang yan yung interview. 55 seconds lang yan. Alam niyo ba kung gaano kahaba yung interview? Isang oras at kalahati. So, so ito po mga kaibigan. Okay? Ito po mga kaibigan, yung 55 seconds na yan na pinanghahawakan ng mga tao dyan na gustong siraan si BBM. Yung 55 seconds na yan, yun na yun. Alam niyo ba kung ano ang pinag-uusapan dyan? Papanoorin natin maya-mayang konti. Tapos nasabi pa kanina, meron nasabi pa niya sa akin. Sabi niya, oh coach, sabi ni BBM, kaibigan daw niya si Isko. Ano ba yan? Bakit siya nakikipagkaibigan sa mga komunista? Sa alam naman natin na may connection sa mga komunistang rebelde. Okay, well and good. Mga kaibigan, we're talking about politics. Kasi, kung kaibigan lang din naman ang usapan, ano yan? Kontra kayo dyan? Kung kaibigan lang din naman ang usapan, mga kaibigan, alam natin, magkaibigan tong mga to. Tight yan. Tight yung mga yan. Mga kaibigan, huwag niyo pong kakalimutan, sa mundo po ng politika, politics is addition. Hindi po kayo pwedeng basta-basta magsalita ng kontra sa kahit kaninong politiko. Si Pangulong Duterte nga eh, kailan nyo ba siya naringgan na nagsalita ng matatabil laban kay Lenny Robredo? Recently lang naman. 2019-2020 lang. Doon lang siya nag-umpisa ang magsalita ng matatabil laban kay Lenny Robredo. Bakit? Kasi ano na eh, yung batikos kasi ni Lenny Robredo, lantara na rin.
Pero nung umpisa ba, ganyan ba siya magsalita kay Lenny? Hindi. Ginawa nga siyang chairperson ng NHA, National Housing Authority, if I'm not mistaken. Si Lenny Robredo. Tinawagan pa niya mismo. Habang ini-interview siya ng press, nung nanalo siya bilang Pangulo, tinanong siya ng press, ano pong gagawin niyo kay Lenny Robredo? Anong sagot ni Pangulong Duterte? Pakitawagan nga, ano bang number ni Lenny Robredo? Pakakausapin ko ngayon. Kinausap niya, ma'am, ang bait pa nga eh. Ma'am Vice President, ano po bang gusto niyong gawin? Okay lang po ba sa inyo sa housing? Tumayag. HUDCC. Okay lang po ba sa inyo dyan sa housing? Tumayag. O di, okay. Kasi nga po mga kaibigan, politics is addition. Okay? Addition po. Hindi po pwedeng basta-basta ka. Halimbawa no, National Press Club. Alam mong recorded, alam mong documented, lahat ng sasabihin mo, magsasalita ka agad ng kontra. Sige nga. Try nyo. Once in your life. Na magsalita na lahat ng sasabihin nyo, documented, nire-record, tapos paniniwalaan nila as a fact. Eh si Pangulong Duterte nga, kahit may sabihing tama, eh pinapaikot na ng mga dilawan para gawing masama. Ganun lang yun mga kaibigan. That is politics. Kahit may sabihin kang maganda, eh sisirain pa rin yan. Pero sige, painggan natin yung konteksto niya. Kasi medyo mas mahaba ngayon yung papainggan natin, 23 minutes. Sinama ko pa rin dito pati yung sinabi niya tungkol kay Isko tsaka kay Manny Pacquiao para alam natin yung pinag-uusapan talaga. Kasi ang pinapalabas ng mga tao dyan sa paligid, lalo na yung taong kumontak sa akin, eh hindi raw dapat pakinggan. Yun ang punto. Hindi dapat pakinggan si BBM dahil wala daw siyang prinsipyo. Painggan nga natin to. At ito, yung kasama natin sa TV5, si Dale De Vera, may question sa iyo, Sen. Go ahead, Dale. Sir, good morning. Good morning. To ask, if it's Duterte-Duterte or Go Duterte tandem, are you willing to run against them? Well, I'd rather not get into hypotheticals. No? Because I'll be talking to them also and asking them what their plans are. No. That's the thing, because the only ones the specific is PDP that they are saying Go Duterte talaga ang kanilang magiging kandidato. So I don't know how firm that is, because we still have some time for that to change, and we don't know what the president will do is also a mystery to all of us. Hindi natin nalalaman kung itutuloy ba niya talaga yung pagka-BP niya. Kung tutuloy ba talaga si Senator Bongo, kung si Sara tutuloy ba, and this is that's all in the Duterte camp. So we still, but he is now the sitting president, and Sara is doing very well in the survey, so these have to be assessed. But until they announce or until it is clear what they intend to do, it's very hard to respond. Mahirap mag-speculate. Meron pa akong narinig, no, yung kausap ko, ang sabi niya sa akin. It's a yes or no question, hindi masagot ni BBM yan. Yes or no question lang yan, sir, bano siya sa akin. Sabi ko, it's not just a yes or no question, it's a hypothetical question. Ang problema po kasi sa hypothetical question, kahit sagutin mo yan ng yes or no, kapag binitawan mo na yan sa press, it is considered fact. Ang problema, yun nga po, kahit yan po ay halimbawa lamang. Hypothetical po, ibig sabihin nyo, sabihin na natin sa Tagalog. Kung tatagalog yung question ni Kuya, sabihin na, ito ang tunog niya. Sa palagay natin, halimbawa, tumakbo, Duterte-Duterte-Duterte-Go, or Go-Duterte, lalaban ka ba laban sa kanila? Masasagot mo ba ng yes or no question yun? Number one, wala pang announcement. Number one. Number two, makakaalyado mo rin yung mga yon.
anong gusto ni TV5? Gumawa ng away? Obviously, kasi nagawa nila kay Manny Pacquiao yun eh. Pero Manny Pacquiao yun, tanga talaga yun. Pero to si BBM, hindi nyo mapapaikot yan. 30 taon na silang ini-interview at inaakusahan ng kung ano-ano. Hindi nyo na mapapaikot yan. Batak na sila dyan sa mga akusasyon. Alam na nila yung consequence ng mga binabatong salita at gagamitin yun laban sa kanila. Kaya sila, maingat silang magsalita. Hindi nyo naisip yun, no? Malamang di naisip yun nung kumakausap sa akin. Hindi nyo naisip yun. By the way, may statement na si Senator Bongo eh. Yung sa Go Duterte, sabi niya, eto, basahin ko na lang yung last part ng statement yun. Gaya ng sinabi ko noon na makapagbabago lang ng aking desisyon na tumakbo bilang presidente ay kung si Tatay Digong ang aking magiging vice-presidente. Yan. Parang okay siya, pero kailangan muna niya ng go signal ng kanyang magiging vice-president. Tama naman eh, dahil yun ang boss niya eh. Yun ang boss niya. Perfectly natural. Tama. Tama rin yung kanyang sinasabi. And I think whatever he will do, kung ano man ang gagawin niya, siyempre magpapaabisuhan siya ni Pangulong Duterte kung ano yung pinakamaganda para sa kanila. But ayun na nga, hanggang malaman natin kung ano ba talaga ang magiging sitwasyon, mahirap magsabi ngayon pa lang na dito ako papanig, dyan ako sasama dito o tatakbo. So pati kami nahirapan kami dahil usually nga mas maliwanag na yung different sides eh. Merong opposition, merong administration, may mga independent. Pero alam niyo na, more or less alam mo na. Pero ngayon hindi ganoon eh. And I think the pandemic has a lot to do with it. Dahil nga naiba lahat. Isa pang issue na hindi natin masyadong napapag-usapan is lumalabas-labas na is yung sinasabi mga survey na sinasabi ng maraming tao na hindi na sila boboto kung nandyan pa yung COVID. Kailangan natin i-analyze yun, ha? Sino yung nagsabi nun? If they say 50% of registered voters will not vote because of COVID, anong demographic yun? Yung mga matatanda ba yan? Yung mga bata ba yan? Yung mga mayaman, yung mga hindi mayaman, kailangan din i-analyze yan. Kaya dati, alam na natin gawin yan. We know how to analyze already. So by early this year, alam more or less, nakikita na natin ang takbo ng panahon. But sa ngayon, hindi talaga malaman because everything is very changeable. And the president is also very... what is the crafty? I think it's the good crafty. English word. Yes, perfect. Comes to politics, tama. So he's keeping crafty. Everybody guessing. Yeah. Ito pala, sir. Tama, agree ako doon. Yung pagkakadescribe niya kay Pangulo Duterte. No? The president is very crafty. Ibig sabihin na... ano ba Tagalog na crafty? Hindi mapanlin lang eh kasi mapanlin lang is deceitful. Crafty ibig sabihin hindi siya nagbibigay ng mga hindi niya pinapakita yung kanyang plano, kumbaga. Yun ang pinakamadaling description. Hindi niya pinapahalata yung kanyang mga plano. Pinapakita lang niya meron siyang mga binibitawang statement tapos nilalabas lang niya yung kanyang totoong posisyon kapag nag-react na lahat ng kanyang mga kalaban. Yun yung craft. Ayun, madiskarte. Thank you very much. Wais. Yan. Pwede yan. Wais. Ganun. So, ganun si President Duterte. Kaya, ganun din yung stand ngayon ni BBM. No? He won't say anything. Dahil, parang si Pangulong Duterte, babasahin muna niya yung field, babasahin muna niya kung ano yung mga nangyayari, saka siya maggagawa ng kanyang statement o kasaan siya gagawa ng kanyang posisyon. Senator, yung banner ni Joey Binancio ngayon, Sara Win Gatchalian to, niluluto dahil presidente ang takbo ni Marcos. Ito, parang takbo sa pangayon ni Joey Binancio at tatakbo ka rin presidente.
Hindi. Well, siyempre, we're all in touch, but wala namang pinag-uusapan na ganyan. Kagaya nga na sabi ko, we have to decide. Because it's a national position, ang pag-ikot, ang pagkampanya, ang pag-organize, ang pagplano is similar. So, the basics are all about the same. You still have to go around, you still have to kailangan mo pa rin patibayin yung mga areas na malakas ka. Kailangan mo rin trabahuhin kung yung mga areas na mahina ka. Ganun pa rin, hindi naman nagbabago. Kaya yung lahat ng nagagawa ko ngayon, yung mga pag-ikot, even the PR, all of that, that will be to the benefit of whatever I decide to do. Ayun. Pero ito, may nabasa akong sa press statement naman ni Tito Soto, kasi si Win Gatchalian at si Tito Soto, parehas Nationalist People's Coalition to eh. NPC. No? So, mukhang malabo na itong si Win, dahil alam nga naman bigyan ng endorsement ni Tito Soto. kalaban niya sa posisyon, kapartido palagay, niya. Palagay ko, si Sec. Gen si Tito Sen eh. Siyang Sec. Gen ng NPC. So, baka hindi niya bigyan ng kong. Labo-labo yan, Senador. So mukhang ano to, mukhang mangyayari talaga dito eh, Sara Marcos o Marcos Sara ito, Senator, ganun ba yan? Well, that's of course, lahat kagaya na sabi ko, that's all the possibility. All of these combinations, siyempre, bukas tayo sa lahat. May palita kasi nagbubo. May reaction ba dun yung mga taong ano? Nagsasabing, open siya kay Isko, open siya kay ano? May reaction ba doon? Open din siya kay Sara, so paano? yun ang sinasabi ko sa inyo mga kaibigan. At this point, dahil wala pa pong everything is premature, kumbaga sa sa inang magbibigay ng magsisilang sa anak, premature pa mga kaibigan. Hintay pa tayong 2 buwan. Yun, baka mas pwede pa. Pwede na kayo mag-react ng mga ganyan-ganyan. Pero mga kaibigan, yung mga reaction, may natanong kanina kung galing daw ba yun sa isang vlogger. Sabi, hindi yan galing sa isang vlogger. May iba't ibang tao yan na nagsasabi sa akin. Sabi ko nga po sa inyo, marami pong nag-message sa akin over the weekend. Kasi 2 araw din yun, Sabado, Linggo. Yan yung mga sinasabi nila sa akin. Na ako naman parang okay. Parang hindi nyo napanood yung buong interview. So ngayon, kaya ko siya ginagawa. So ngayon, open siya kay Sara. Tapos ang sabi pa nung isa, tinan nyo, open kay Sara, open kay Isko, open kay Pacquiao. Ano ba talaga? Wala ba talagang prinsipyo yan? It has nothing to do with principles, mga kaibigan. Magkahiwalay ang prinsipyo sa partido. Ay nako, magkaiba po yun. Iba po ang prinsipyo sa partido. Nagkabubuo lamang ang partido kapag meron kayong iisang prinsipyo. Ngayon, mamaya, ikukwento rin ni BBM yan. Painggan nyo lang, tuloy natin. Ang lineup si Senador Bongbong din eh. Mm-hmm. Pag nakakumplido daw. Is that true, Senator? Nagbubuo ka ng lineup? Hindi pa pwede magbuo ng lineup sa ngayon, pero siyempre marami na ako nakakausap, maraming lumalapit. Mm-hmm. Sasama ako sa iyo, I'll be with you, anong partido natin, saan tayo pupunta, all of these things, meron na talagang ganyan, dahil national ito eh. Hindi ka pwede, siguro kung yung mga governor, baka kaya pa nang nag-iisa. Kahit walang vice governor, walang konsyal, walang mayor, kaya pa nilang ilaban yan. Pero sa national, hindi po pwede. Kailangan talaga may kasama ka sa bawat lugar. Yun ang mga lumalaban para sa'yo. Yun yung mga nagkakampanya para sa'yo. You have to get that organized. So, yung mga lineup, yung gusto kong kasama, yung gustong sumama, all of that, nandyan na silang lahat. At tinitingnan na namin kung ano ba talaga yung pinakamagandang combination. KBL pa rin po, ano, Senador? Well, nandyan ang KBL. KBL is still a national party. Marami ring lumalapit na iba. I am still a member of the Nacionalista Party. So, talagang...
Again, to go back to the role of the parties has changed very much. Hindi na kagaya ng two-party system natin. Pakinggan nyo ito, mga kaibigan. Dito kami, LP kami dito. Yes. Mula nung umpisa, dito, NP kami dito. Kahit sino yung kandidato, binoboto natin. I guess in similar fashion sa United States, dahil two-party rin sila, meron mga blue states and red states. Yes, dito, meron tayo dati ganyan. Ngayon, wala na. Wala na kasi walang... Ang party si ang multi-party system dito sa Pilipinas parang hindi masyadong nagwagi. Dahil hindi walang kabuluhan yung pagmiyembro mo sa isang partido eh. Correct. Unless except for the bigger parties. Mm. Yung mga ano pwede kasing lumipat, there's no political cost to turn coach. Yes. There's no political cost to changing parties. True. Kung sa ibang lugar, kahit yung multi-party system, lalo na sa Europe, pag palipat-lipat ka, ang tingin sa'yo ng tao, wala kang panindigan. Mm. Correct. No ideology, wala kang sinusundan, basta convenience lang ang ginagawa mo. So may cost yun. Dito wala pa tayo. I think the electorate does not quite understand how the multi-party system is supposed to work. Dahil wala tayong experience dyan eh. So, the reason that has happened, so the parties become marriages of convenience lang for each election. Actually, Senator, yan yung gustong i-develop ng father mo nun eh. Kaya nga meron tayong batasang pambansa, di ba? Correct. Yung multi-party Parliament. Dinidevelop. Pero along that line, again, after 1986, nagbago na naman ang sitwasyon, kaya walang nangyari dyan. At saka, mahirap ang multi-party system pag merong two houses. Mm-hmm. Because, lalo na in our system, because sa states, ang senador are elected by states. Mm, so, correct. Ang talagang constituency nila are states. Yes. When I was explaining once our system to an American friend, and they said, the senator is voted at large. Sabi ko, lahat, the whole country votes for the senator. Ang tanong niya sa akin, who does the senator work for? Sinong constituency? Sabi ko, buong Pilipinas. So who do they work for? Kasi sa amin, they work for the state. Ostensibly, they work for the state. They are there to represent the state in Congress. Mm-hmm. So, that is, I think, one of the problems that hindi ma-resolve having a multi-party system and an upper house. So that is why the IBP, yung nabanggit mo, interim batasan pambansa, ang naging batasan, yan ang talagang pinupuntahan dapat niyan, na magkaroon ng single parliament and that parliament will have MPs. Correct. And the MPs will belong to their own parties. But the parties stand for something. Yes. Yun ang ibig sabihin. Now, yes. Alimbawa, yung example that I'm most familiar with, of course, is the UK. And in the UK, if you're a you're a member of the Conservative Party, your politics are generally right. Conservative. Yes. If you are a Liberal Party member, you are generally left, or Labour is generally left. Liberal is libertarian in its approach. SNP, the Scottish Nationalists, are working for Scottish nationalism. Mm. All of these, the Green Party starts with because of ecology. Really smart. That's how it started, anyway. So anyway, these are you cannot hindi mo makikita yung palipat-lipat. Sa Amerika, may Republican, may Democrat, and again the general spectrum is that Republicans are generally right of center to right. The Republicans are right of center. Democrats are generally left of center. So they have totally different, not totally, but they have different approaches to government. Okay, i-explain ko lang ng bahagi-aya, mga kaibigan, kasi iba po talaga ang konteksto natin dito sa Pilipinas. Ang sinasabi po kasi ni BBM, sa ibang bansa, gawin na lang po nating US, kasi US po pinakamadali example. Dalawa lang po ang kanilang partido, Republicans tsaka mga Democrats. Pag sinabi po nating center to right, yun po ang mga Republicans. At center to left naman would be yung mga liberals or mga Democrats. So,
sa ibang bansa po kasi, tulad po ng sinabi ni BBM kanina, sa ibang bansa, may political consequence kapag pailipat-lipat ka ng partido. Kasi po, ang kanilang partido ay membership mo sa partido ay nakasalalay sa prinsipyo ng partido, hindi sa tao. Okay? Yun po kasi ang sistema sa ibang masa. So halimbawa, nababa po, tulad kong ako po bilang isang tao, ako po ay medyo conservative sa aking politika. Ibig sabihin, I value family. Okay? I value family. I'm pro-life. Ibig sabihin, kontra ako sa abortion. Pro-life po ako. Ako po ay agree sa limited government. Ibig sabihin, may mga karapatan tayo na hindi dapat pinapakailaman ng gobyerno. Yan. Ako po, kung nasa states po ako, malamang ang aking magiging politika ay sa Republicans, sa mga conservatives. Yan. Kasi po, yung pong aking paniniwala, ay pong prinsipyo, ay nasa partido na yun. Sa Pilipinas po, wala tayong ganun. Ang PDP laban po ba, alam po ba natin mga prinsipyo ng PDP laban? Hindi. Kasi po, ang alam lang po natin, ang presidente ng PDP laban, ang kanilang chairman, ay si Pangulong Duterte. Yun lang pong alam natin. Tama ho ba? Ang liberal, alam po ba natin ang prinsipyo ng mga liberal? Hindi rin po. Ang alam lang natin, ang chairperson ng liberal, si Lenny Robredo. Wala ho tayong alam sa kung ano ang pinapanindigan ng mga liberal. Hindi ho natin alam yan. Si Una, may sarili silang prinsipyo. Alam po ba natin yon? Hindi. Diba? Kasi po, dito po sa Pilipinas, we are personality-based politics. Ang politika po natin ay nakadepende sa tao, hindi sa prinsipyo. Kaya po, yung mga kausap ko na nagsasabi, si BBM walang prinsipyo kasi kinakausap niya to, si Moreno, kinakausap niya si Pacquiao, si Sara. Kasi nga, kaya kinakausap kasi magkakaalaman tayo kung pare-pareho tayo ng prinsipyo. Kung pare-pareho ng prinsipyo, o di magtatandem. Kung hindi pareho, o di sorry. Ganun lang ho kasimple yun. Mga kaibigan, yung ibang tao dyan na nagsasabi na walang trapo at walang prinsipyo itong si BBM, hindi po nila alam ang sinasabi nila. Sa totoo lang. Kasi po, sa Pilipinas, wala ho tayong konsepto ng party and principles. Ang alam lang natin, yung politiko na sikat na nandun sa ganyang partido. Kaya nga dito sa Pilipinas, kung nasaan yung presidente, kung saan partido siya, nandoon lahat ng mga politiko kasi yun ang sikat. Di ba? Pansin nyo? Lahat ng mga politiko naglipatan sa PDP labang kasi nandun si Pangulong Duterte. Oh, so paano? Si BBM ba lumipat ng PDP laban? Kahit kaalyado niya si Pangulong Duterte? Hindi, di ba? So, sino may prinsipyo? Sige nga, pakisagot nga ang aking tanong. Diyos ko. Naiintindihan ko po kung bakit marami pong nagsasabi ng ganun, no? Tungkol kay BBM. Kasi, very unique po ang ating sistema ng politika sa ating... For example, si Cayetano. Nakailang partido na yan si Cayetano? Sige nga, nakailan na? Nakailan na? Alam ko LP, tapos ngayon PDP. Yung before LP, hindi ako sigurado, nationalista yata yun eh. Hindi ko sigurado. Nakailan ng partido na siya? Yun ang walang prinsipyo, mga kaibigan. Sumusunod siya kung sino yung sikat na politiko. Oh. Si BBM, as far as I know, dalawa lang ang naging kanyang partido. KBL, nung bata siya, at Nationalista Party hanggang ngayon. Sinong walang prinsipyo? Kung pagkukumparay mo si Cayetano at si BBM, sinong walang prinsipyo? Sige nga!
Paki-explain, etong si Moreno, kakalipat lang ulit ng partido. Sino ngayon walang prinsipyo? 2021 na, hanggang ngayon, nationalista party pa rin to si BBM. Ano na? Going back po, mga kaibigan. Tulad nga po na sinabi ko kanina, huwag po tayo agad babase sa headline. Kasi po, tulad nung ginawa ni News 5, kumuha lang sila ng katiting na parte ng interview. Tapos, pinaikot na nila yon sa balitang gusto nilang ipalabas. Logically speaking, no, kung iisipin ko siya, i-analyze ko siya, malabo. Malabong magkaroon ng tandem na BBM Moreno at BBM Pacquiao. Malabo. Malabo pa sa sabaw ng pusit yan, mga ibigan. Sobrang labo. Dahil magkaiba ng prinsipyo eh. Sobrang magkaiba talaga ng prinsipyo. BBM Sara, pwede pa. Potentially, may pag-asa yan. Potentially. Kaya nga po sana, matagal na rin po natin sinasabi to, eh magtambalan po talaga si BBM tsaka si Sara. Matagal na po natin hinihiling yan. Sana po naririnig tayo ni BBM tsaka ni Sara. So mga kaibigan, ang ganyan lang po muna tayo for today. I'll see you all tomorrow 11 p.m. pa rin. Don't forget to like, share, and subscribe, and follow me also sa TikTok. Meron po akong TikTok. Everyday po ako nag-upload dyan, mga maliliit lang na videos, maikli lang. Yung tipong pang ano lang talaga, pang sundot-sundot lang sa mga politiko dyan. But anyway, paki-follow po ako sa TikTok, sa Facebook, Twitter, Instagram, Laika, and Big Kiss. And don't forget mga kaibigan to share po yung ating mga videos. Napakalaking tulong po niyan. Napakalaking tulong po niya na tawag dito na maikalat po yung mga pinag-uusapan natin. Mga kaibigan, don't forget si BBM po nasa Karambola bukas. Please, pwede niyo po siyang panoorin bukas doon. So, I'll see you all tomorrow 11 p.m. on our next Coach Jarrett Live. Bye everyone! See you all tomorrow!